hindi siya madaling mahalin. Kadalasan pa nga, ayaw niyang ipakita ang kanyang damdamin. Matipid na matipid sa pagmamahal o sa pagpapakita ng lambing kahit kanino man. Maliban na lamang sa kanyang asawa at sa kanyang anak at sa akin. Sa bagay na yon, kami lang ang nakakaalam. Isa na siguro ako sa iilang tao na nakakakilala kay Casilda. Casilda Barameda. Maraming nakakaalam ng kanyang pangalan, pero iilan lamang ang gustong mag-akala na kilala nila ang pagkatao ng babaeng ito. Ang alam lang nila ang mga kalat-kalat na detalye. Hindi nasisiguro ng karamihan kung saan ang galing si Casilda, kung ano ang kanyang pinagmulan, kung sino ang kanyang pamilya. Pero laging bulong-bulong na galing siya sa hirap at napakaraming naanan para maabot ang kanyang narating. Tao po. Tao po. Sino yan? Sandali lang. Diyos ko, Casilda. Chomeding. Tatay mo, hindi alam na umalis ka? Eh, yung kinakasama niya. Kahit naman po maglayas ako, wala naman pakialam si Sidre. Matutuwa pa yun. Tia Meding, ayoko na pong bumalik dun eh. Kunin niyo na po ako. Casilda, hindi ganun kadali yun. Tia Meding. Mula ng talikuran ni Casilda ang kanyang nakaraan, kahit minsan ay hindi siya lumingon. Ang sabi niya, mas mahalaga ang pupuntahan kaysa sa pinagdaanan. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinasukan ni Casilda para makapagtapos siya ng pag-aaral. Madalas niyang ikwento ito, lalong-lalo na kung meron siyang kinagagalitan dahil sa pagpapabaya sa trabaho. Wala raw imposible sa determinado. Ginawa raw niya ang lahat. Oh, here she is. Makuha lamang niya ang kanyang gusto sa mundo. Gustuhin mo lang at paghirapan mo, makukuha at makukuha mo. We would like you to take a look at it. Everything's there. Lagi lamang niyang sinasabi sa lahat ng gusto makinig o kailangan makaalam na malayo na ang kanyang narating at marami pa siyang gustong makuha sa mundong ito. At wala pa siyang ginusto na hindi niya nakuha. Maaring mahirapan siya, maaring mabigo siya, ngunit habang hindi pa nasa kanyang mga kamay ang kanyang inaasam, hindi siya hihinto. At totoo nga ang kanyang sinasabi. Lahat ng inambisyon ni Casilda, lahat ng kanyang mga pangarap ay nakuha niya. Sa unang pagkikita namin ni Casilda, ang aking reaksyon ay katulad din ng nararamdaman ng sino mang nakakakilala sa kanya. Yung takot, yung kaba, dahil alam mong kinikilatis ka niya. Sige,
Sigurado na yan, ha? Okay. Bye. Good morning. Ikaw si Javier? Opo. Yes, ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Ginagawa mo naman akong parang teacher, eh. Sa Pacific Land ka pala galing. Yes, ma'am. Eh, maganda naman ang posisyon mo dito, ah. Bakit naisipan mo pang lumipat dito sa amin? Many reasons po. Nakikinig ako. Wala naman akong mapupuntahan doon, eh. Alam ng lahat na mga key positions, eh, mapupunta sa mga anak ni Mr. Gotwako. Ganun naman talaga kapag family-owned and controlled ang mga corporations, hindi po ba? So, gusto mong may marating pa? Lahat naman tayo, gustong malayo ang marating sa buhay. Sa unang pagkikita pa lamang namin ni Casilda, alam naming magkakasundo kami. At mula noon, tinuruan niya ako, ginawang katiwala, hinasa. Wala pa akong babaeng nakilala na kasing tinik at kasing galing ni Casilda. Siguro sometime next week you could fly to Singapore to finalize the papers. O Jude, when can we book ourselves? Or maybe we can book ourselves first flight out and then come back by the afternoon? Well, thank you, Miss Innocencio. I shall expect you next Thursday. Okay. Okay? O ano, kamusta ng anak mo? Ayun, malaki na. Magtutuloy na nga eh. Hinahanap ka nga niya, kaya lang. Alam niya, busy-busy ka. Ay, sandali ah. Sige. That's nice to hear. Hi. Oh, hi, Miss Innocencio. Nice party you have here. Oh, thank It's you. Great. Excuse me, I'll just talk to Jerry. Hey, yan ba si Tomas Barameda? Oo, kaya tignan mo mga tao, parang langaw na kaikot lahat kay Barameda. Iniisip nila baka maanggihan sila ng pera. Talaga? Alam mo na. Tahimik ang buhay ni Casilda. Akala niya ay wala na siyang kayang hingin pa na hihigit sa nasa kanya na. Yun ang kanyang paniniwala. Hanggang sa araw na nakilala niya si Tomas Barameda. Miss Innocencio. Ay, Mr. Barameda. Masyado naman tayong formal. You know, I've been trying to find a chance to talk to you ever since I got here. Eh, marami kang kausap eh. I've been hearing much about you and the changes that took place at Metropolis Properties ever since you took a hand on operation and marketing. Is that true? Ako rin maraming naririnig about you. Magaganda naman sana. Oo naman, Mr. Barameda. Tom na lang. Medyo nakakatanda yung Mr. Barameda eh. O kaya Tomas. Okay. So, what do you prefer me to call you then? Casilda na lang yung pangalan ko. Casilda? Wala ka na bang ibang nickname? Eh, nagtipid kasi sa imagination ng nanay ko, kaya Casilda lang talaga. Yep. So let's go over the documents. Because you have the properties, my client is really interested in buying. I'll see you then. I'll see you soon. That's a good time okay? to meet. So definitely we should meet. All right, sige. We should meet. Nice to meet okay? you. See Take you. Care, bye. Honor Christ by submitting to each other. You wives must submit to your husband's leadership in the same way you submit to the Lord. For a husband is in charge of his wife. Na. Okay, okay. Pagod pero sulit. Kamusta kayo? Okay. Kanino kaya sa atin nagmana ang bata? Malamang sa'yo. Mautak eh. Hindi, sa'yo. Kasi palatawa tsaka mahilig sa tao. Sayang hindi ako nakaabot. Naku, alam mo. Sana ikaw na lang nagpinong silver medal sa anak mo. Dahil sa tanang buhay ko, noon lang ako ninervyos ng ganun. Bakit ka naman ninervyos? Eh, nanginginig yung kamay ko nang pinipin ko yung medal, eh.
Ma'am, 8 o'clock po with Mr. Donaldson and Mr. Policarpio. Mm. Saan ba sa EDSA Plaza? Ma'am, sa Thai restaurant po. Mm. Smoking section, ha? Eh, ma'am, kasi po, gusto po ni Mr. Donaldson sa non-smoking section. Ako magbabayad ng bill, hindi ba? Yes, ma'am. Ako mamimili kung saan kami uupo. Yes, ma'am. Smoking section, Roda. Yes, ma'am. Smoking section, ma'am. Talagang enjoy ka sa ginagawa mo, no? Tinataranta si Roda. Eh, paano kung minsan kailangan tarantahin mo mga tao para lang kumilos? How's your husband? Dine-jet lag pa, pero pumasok na. Pareho lang naman kayo, eh. Kung minsan, nagtataka ako kung nakikita pa kayo ni Tom. Lagi siyang nasa abroad. Eh, ikaw naman, eh. Kung ano-anong inaasikaso. Alam mo, kung gusto namin magkausap na mag-asawa, nag-a-appointment kami sa isa't isa. Tapos magtataka ka kung bakit hindi niyo masundan si Joseph. Alam mo, ang kailangan ninyo ay honeymoon. Honeymoon? Alam mo ba, pagkatapos namin ikasal nung nasa States kami, kanya-kanya na kami ng overseas call para lang i-follow up yung mga naiwan namin trabaho. Casilda, ayaw mo na ba talagang masundan si Joseph? Gusto. Pero paano? Are you alright? Okay ako. Ganito talaga pa magkakaroon ako eh. Are you sure? Oo naman. Alam mo, daig mo pa yung auntie ko eh. Pasalamat ka, lalaki ka, hindi mo to aabutin. Anong oras nga pala yung appointment natin doon sa mga barat na Singaporeans? Ang ganda-ganda naman ito ah. Silver lang po ito eh. Aba? Ilan sa mga kaklase mo ang nakakuha ng silver medal sa... Ano nga ba yun? The speech contest po. Nako, Chamiding, alam niyo ba kung anong gusto niyan? Ang sabi ko sa kanya, okay na yung silver sa ngayon. Nangangayayat ka yata, Casilda. Chamiding naman ang sabihin niyo, nagpapapayat akong talaga. Sobra-sobra naman yata yung pagtatrabaho niyong mag-asawa. Pati yung bata, lumalaki na sa yaya. Kaya ka nga nag-asawa para magkapamilya. Gaano karaming pera ang kailangan mo para maligayahan sa buhay? Chang, pagdating yata talaga sa bagay na yan, walang sapat na halaga para lang lumigaya ang kahit na sino. Kilala niyo naman ako eh. Kung gusto ninyo akong maloka at manghina, huwag niyo akong bigyan ng trabaho. Patingin nga ng medalyang yan? Kukunin ko na po ito, ma'am. Okay. Sabagay, tama naman ang auntie mo. Malaki na si Joseph. Siguro kung kayo lang mga lalaki ang nagbubuntis, hindi kayo ganyang kaganado magparami ng anak. Maybe it's time to take our plans seriously. Plans? To raise 3 children. Kawawa naman yung mga magiging anak natin. Pareho tayong tuliro. Eh yun nga lang iisa eh hindi natin mabigyan ng sapat na atensyon at panahon eh magdadagdag pa tayo. That's why. Ano ba laging sinasabi sa inyo ng sidekick mo? There are only 2 ways for us to have more children. Either by accident or kung gugustuhin natin. We make time to have another baby. And that will make me very happy. Mommy, Daddy, I will sleep na. O, bakit gising pa yan? Naku, ma'am, ayaw pa po niyang matulog eh. Sige, tulog ka na. One game pa sa computer. Ay, naku, anak, matulog ka na. Sige na. One game lang, ha? Sige po. Oh, let's go. Morning, ma'am. Ma'am, naghihintay na po sa inyo yung nag-a-apply na sales supervisor. O bakit sa akin pinadala yon? Hindi pa dapat dumaan sa personal yon? Eh ma'am, pinadala na po dito ni Mrs. Perez para makausap niya raw po. O nasa na si Jude? Papuntay mo sa kwarto para may kasama ako pagharap doon. Ma'am, naghihintay na nga po siya kasama ni Miss Caballes. Sino? Yung pong nag-a-apply. Bigyan mo akong kape ha. Yes ma'am. Your coffee, sir.
Thank you. Oh, akala ko kami ang pupunta sa office mo. Okay lang, dadaan naman ako ng conference room eh. Good morning. Hi. This is Moira Caballes. Hi. Hi, hello. Parang familiar ka. We met 3 days ago. Kasama ko si Mr. Castro. Oo. Actually, siyang nag-recommend na pumunta ako dito. Bakit? Nagka-problema ba kayo ni Johnny? Well, ang sabi niya sa akin, overqualified daw ako sa position na open sa kanyang kumpanya. You should look at her papers. O, full scholar ka pala sa UP. Summa cum laude. I work very hard. In so many ways, pare-pareho kaming tatlo. Ako, si Casilda, at ngayon si Moira. Pare-pareho kaming galing sa hirap. Pare-pareho hindi nagpapatalo sa anumang mga pagsubok o tukso ng buhay. Pero sa una pa lang, halata ko ng ibang klase si Moira. Hi! Thank you. Ale! I'm so sorry. Kanina ka pa? Ba? 2 oras ako naghintay. Tapos tatanong mo kung ba't ako galit. Alex naman, marami akong inasikaso. Kung saan man may inasikaso ka, wala bang telepono dyan para matawagan mo ako man na? Alex naman. At sabihin mo na, mahuli ako rito. Dahil malilate ka. Kesa naman parang akong tanga naghihintay sa bahay. O, anong nangyari? Natanggap ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Tinitingnan ko lang itong ginawa mo. Kailan ka mag-i-exhibit? Kung kailan matapos. Maganda to ah. Ibang-iba kaysa dati. Halika nga rito. Kailangan ko na umalis. Ayan ka na naman, ha? Kasi, may orientation pa ako sa bago kong trabaho bukas. Nagmamadali ka na naman. Alex, importante sa akin ang trabahong to. It's not only for me, it's for the both of us. Para ano? Para kumita ka. Habang ako nandito ako, inatupag ko mga paintings ko, hindi naman mabenta-benta. Alex, don't say that. Nung pareho tayong pumunta dito sa Maynila, we both made a promise na kahit anong mangyari, magkakampi tayo. Kaya wag na wag mong iisipin ang trabaho ko, karibal mo sa aking oras. Paano mo ako natitiis? Kung hindi mo pa alam, gago ka na talaga. Uy, halika, mag-lash out
tayo. Sige, mauna na kayo. Sige, sige. O, saan tayo ngayon? Oo na, impressed na kami. Pardon me? Wala ka ba napapansin? Naglabasan ang lahat. They're already out to lunch. Gusto ko lang naman i-familiarize yung sarili ko sa mga projects. Tsaka may baon ako. Bawal kumain dito. Huh? Ay, hindi ko alam. Okay lang. Ayaw ni Mrs. Barameda eh. Baka ipisin daw at langgamin. I'm sorry. It's okay. Wala naman siya dito eh. She's out to lunch. Sinasabi ko lang sa'yo yan as a reference for the future. Kaya tapusin mo yung sandwich mo. Thank you, Mr. Javier. I know naman I can depend on you. Especially ngayon, adjustment period ng trabaho ko. Ah, okay. Padala mo na lang yung tatlong folders dito. Mrs. Barameda? Okay. Bye. Maupo ka. Ah, gusto niyo daw akong kausapin? Oo. Natutuwa ang mga officers dahil sa impressive output mo. Sa sandaling panahon ka pa lang dito, pero ikaw na may pinakamalaking sales. Siniswerte lang po, ma'am. Walang kinalaman ng swerte dito. Ang taong gumagawa ng swerte nila, hindi ako mapagpaniwala sa mga pamahiin. Kalokohan lahat yan. Matipid ako magbigay ng praise sa tao dahil para sa akin, to do your best is not something sensational. Pag pinagkakatiwalaan at binabayaran ka ng isang kumpanya, dapat lang nagawin mo lahat para masulit ang binabayad sa'yo. Pero napahanga mo ko. Thank you, ma'am. Underutilize ang kapasidad mo sa trabaho ang kinalalagyan mo ngayon. You deserve better things. Ilang panahon na lang magsasawa ka na sa ginagawa mo. Dahil wala ng challenge. Pinadala ko na ang rekomendasyon ko sa itaas para gawin kang assistant ko dito. Ah, thank you very much, ma'am. Huwag kang masyadong mabilis sa pagte-thank you. Isa ako sa mga taong mahirap makatrabaho. Si Jude Javier lang ang nakatagal sa akin. Ma'am, I will not disappoint you. What are you doing Thursday night? Anong gagawin ko dun? Ano ka ba? Ano bang ginagawa sa dinner? Hindi ko kilala mga kausap mo. How will you get to know them kung ayaw mo silang makaharap? Alex, mababait sila. At si ma'am, si Miss Barameda, binigyan ako ng napakalaking chance. Eto na yung opportunity matagal ko. Yun rin ang sinabi mo tungkol kay Castro. Ano ba nangyari sa inyo nun? At di ba munti ka niya nang nirape? At nung hindi ka pumayag sa gusto niya, pinahirapan ka niya. Alex, iba to. At saka chance mo na rin to para makakilala ng mga taong makaka-appreciate ng trabaho mo. Tapos sasabihin mo na ginagawa mo to para sa akin. Alex, paminsan-minsan lang akong humingi ng pabor sa'yo, hindi mo pa ako mapagbigyan. Hindi ko alam kung ano ay kikilos ko sa harap nila. At ayoko rin magpaka-plastic para matuwa lang sila sa'kin. Babes, you don't have to be anybody aside from who you really are. Maniwala ka sa'kin, hahanga rin sila sa'yo. Ay! Tuloy po kayo, ma'am. Dito po. Hi! Jude? Nagka-problema ba kayo sa gate? Minsan may sumpong ang mga security guards dito eh. Hindi naman, medyo na traffic lang kami. By the way, this is my friend Alex. Alex, this is Jude. You must be the painter. Ako nga yun. Madalas kang hang maikwento sa akin ni Moira eh. Minsan, niyaya niya akong sumama sa kanya papunta sa isa sa mga exhibits mo. Hindi lang ako yun. Marami kami nun. Nagkataong ano nga ba nangyari nun? Medyo nagkagulo sa opisina. Hi, good afternoon. Tom, this is Moira, your wife's new assistant and friend. Hi. Oh yeah, this is my friend Alex. My wife will be down in a few minutes. Joseph, say hi to your mom's new assistant. Hello. Hello, Joseph. Jude, dali mo sila sa lanay. Medyo presko doon. Patutulugin ko lang itong bulilit ko. Halimuna kayo. Pagkakain na pagkakain.
Umalis na tayo agad. Ano ka ba? Alam mo, nagko-collect din ng painting si Tom. Ano nga ba yung mga works na yun? Malami tayong lunggoren at kosyo. O sige, unahin mo na lang siya. Siguro mas maganda kung makita namin yung mga works mo. Dala mo ba yung portfolio mo? Hindi ko dala. Diba sinabi ko sa iyo dalhin mo para ipakita natin sa kanila yung mga slides and transparencies mo? Hindi ko nga dala eh. Palagay ko pwede na tayong kumain, ano? Opo, ma'am. Sige po. Okay. Halika na. Matalino nga. At masipag pa. Bakit siya ang napili mo? Bakit meron ka bang hindi nagustuhan kay Moira? Bata. Kaya nga siyang kinuha ko dahil matapang. At pag meron siyang nagustuhan, hindi mo siya mapipigilan. Is that good or bad? Depende. Matagal ka lang hinihingian ng assistant pero napakapihikan mo. Tapos, bigla-biglang kinuha mo itong bagong-bago sa trabaho at nilagay mo sa posisyon na yan? Alam ko kasing kaya niya. At nakikita kong sarili ko sa kanya. Eh kung hindi ba ako pinagbigyan ng mga boss ko nung araw eh, mararating ko ba itong kinalalagyan ko? Ikaw lang nakakaalam niyan. And besides, kailangan ko talaga ng mapapagkatiwalaan. Lalo pa, pag nagkaroon na ng kasunod si Joseph. Huh? Di ba gusto mo magkaroon ng kasunod si Joseph? Mm-hmm. Yun ang dahilan. Ikaw talaga. Oh, there's nothing to worry about. We just want to be sure, that's why we're asking for more tests. Tests? Anong test? Routine examination. Oh, magko-complain ka na naman. Ano naman ba yung overnight na ma-confine? Confinement? Val, are you being honest with me? Ngayon naman, nagpapanik ka. Meron ba akong diferensya? How many times have I told you the importance of examination? But you tell me you're always too busy. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Walang diferensya. Kailangan lang ng test. Look, kung seryoso ka na gusto mo magka-baby, you will find time to stay in the hospital overnight. Huwag kang matakot. Malakas ang katawan mo. So wala nang pamilya yung asawa ni Miss Marameda? Merong kapatid si Tom, si Stella. Pero yung parents nila namatay na sa isang plane crash noong mga late 70s. Ewan ko na balitaan mo yun. Umuwi sila mula sa Davao. Nadisgrasya. Ah, so si Tom Marameda na rin ang nag-head ng kanilang kumpanya? Oo, magaling na si Casilda noon. Pero lalo siyang nahasa sa mga itinuro sa kanya ng asawa niya. Bakit mo naman naitanong yan? Wala. Curious lang naman ako sa personal life ni Mrs. Marameda. Is there anything wrong? Check up lang. Huwag kang mag-alala. Dahil alam na naman ni Moira lahat ang gagawin niya dito sa opisina. Tsaka the following day, straight from the hospital, dito na kagad ako tutuloy. Bakit hindi ka muna mag-rest? Sa palagay mo ba, matatahimik ako sa hospital? Bakit naman itinaon mo pang magpa-confine kung kailan pupunta sa Australia ang asawa mo? Eh, paano mas nervyoso pa yung kesa sa'yo? Oras na malaman niya na pinapacheck up ako ng doktor, hindi na yun aalis. Babantayan na lang ako nun. Eh, di sinayang ko lang ang oras nung tao. You didn't tell your husband? Ako ang magpapakonfine, hindi siya. Tsaka wala ito. Huwag kang mag-alala. Excuse me, ma'am. Ito na po yung kontratang pinahandaan niyo sa akin. Why don't you give it a look-see bago natin ipadala sa kliyente? Na-check na ba ito sa legal department? Yes, ma'am. Oh, Jude, I'll be there at around 1 to 1.30, okay? Ipaset mo na lang lahat ng mga appointments ko. Lahat naka-tentative. For confirmation pa lang. Casilda, Jude, ano ka ba? Lalo akong manghihina kung hihiga lang ako. Alam mo ba, gusto na nga akong itali ng mga doktor ko dito. Ay, Jude. Ayan, andyan na nga yung doktor ko. O sige, basta ipaset mo na lahat ng appointments ko, ha? Okay? Okay, bye-bye. Val, ano, pwede na ako mag-check out? Kailangan nating mag-usap.
Bakit, Val? May problema ba? Hayaan mo parating na si Mrs. Barameda. Jude! Do we still wait for her, do we make this decision about this transaction on our own? Naghihintay na yung grupo ni Mr. Uralde. Sabi niya, papunta na raw siya rito eh. Roda, tumawag ka na ba sa ospital? Sir, ang sabi doon, kanina pa nag-check out si Mrs. Barameda. Do we wait for her? Baka naman na traffic lang, o may dinaanan. Eh, sir, ayan na pala si Mami. Good afternoon po. Don't you want to look at these papers first before we... Jude, mag-usap muna tayo. Can you give us 15 minutes bago natin i-discuss yan? Ah, ma'am, kasi naghihintay na nasagot si Mr. Uturalde tungkol sa terms. Ako na bahala, 15 minutes. No phone calls, no interruptions. Yes, ma'am. It could mean anything. Marami namang nakakaganyan, di ba? My auntie also had ovarian tumors and... Hindi mo naiintindihan eh. Ganito rin ay kinamatay ng nanay ko nun. Pareho ng edad ko ngayon. Eh kaya nga eh. Hindi mo dapat i-delay ang operasyon. Malalaman lang nila kung ano ang sakit mo kung madadiagnose nilang mabuti ang mga tumors na makukuha sa katawan mo. Does this mean na hindi na ako magkakaanak? Dapat malaman yan ng asawa mo. Ma'am, pwede ho bang pumasok si Miss Cabales? Sige. Ma'am, are you alright? Kailan ba ako hindi alright? Nabasa mo na ba yung terms na ibinibigay ng grupo ni Iturralde? Okay naman? Mm-hmm. Ah, ma'am, hindi nyo na ba titingnan yung mga papeles? Sabi mo okay na, di ba? Malakas ang katawang ko. Dala na lang siguro ng edad ko. Maghanap tayo ng ibang doktor. May tiwala ako kay Val. Considering na ang mahal niyan sumingil at ang dami niyang pasyente. Kahit na. Alam mo, nauuna naman sa iyong nervyos eh. Akong ooperahan, hindi ikaw. Para sa akin, baliwala na lang to. Sa panahon ngayon, para ka na lang nagpabunot ng ipin. Ano bang sabi niya? Tatanggalan ako ng tumor, lilinisin ang katawan ko. Yun ang sinabi niya. Magbibigay ako ng notice sa opisina. Hindi. Casilda. Hindi mo gagawin yan. What's the matter with you? I want to be beside you. Tomas, mas mahihirapan ako pag nandun ka. Bali, wala lang to. Hindi ka naman doktor eh. We will proceed as if nothing happened, okay? Okay? Okay, okay. Kailangan ka ng anak natin. Hi. Mami. Nandiyan ang auntie mo. Sabi ko sa inyo, baliwala lang to eh. Mm-hmm. Nandyan si Alex sa baba. Moira! Hoy! Ano ka ba? Andyan si Alex sa baba. May lakad daw kayo. Oh, shit. Hoy, yung computer, wag mong iwang bukas! Nakakalimutan mo na naman, ano? Akala ko naman kasi tatawag ka bago ka dumating eh. Bakit? Ilang beses ko ba dapat paalala sa'yo?
Nung isang gabi, ikaw pa nga nagsabi sa akin, 8:30 kita susunduin. Anong oras na? Tingnan mo ang sarilos mo kung anong oras na? Kasi nagkasakit si Miss Barameda, kaya... Sawang-sawa na ako sa mga kararasan mo dyan kay Miss Barameda eh. Give me 15 minutes, maliligo lang ako, okay? Hindi! Wag na! Alis na ako! Alex! Ay, nako. I cannot agree with this. Moira, yan ang pinakamababang price na maibibigay nila. Ipitin mo, Charlie. Ipitin mo sila. How can they tell us that this is the lowest price per square meter kung wala naman silang ibang buyers? Nakita mo na ba ang financial status ng kumpanyang yan? Alam mo ba na meron silang isang property na malapit namang foreclose unless they sell this land? Jerry, use your head. Ipitin mo. Nasa atin ang advantage. Oh, yan ang napala mo. Sabi ko sa'yo noon, hinahinay lang sa trabaho. Oo na, Chami Ding. Alam mo, ang tiya ko, daig pa mga espesyalistang doktor pagdating sa pagdadiagnose ng sakit. Eh, totoo naman ah. O, kamusta na nga pala si Moira? Ayun. Nasisiraan na ng bait. Yung mga ibang tao sa opisina, nasisiraan ng bait ka mo. Huwag mo ako masyadong patawanan dahil sumasakit sa operasyon ko. Okay naman siya. Sabi raw ng iba, mas tuso raw kaysa sa'yo. Naku, malaki ang panalampalataya ko dun sa alaga kong yun. Oh, Doc! Doc? Kamusta po kayo? Sana po nakakatulog kayo mabuti dito. Oo naman. Jude, sama mo muna ang Chang sa kantin para makapagmerienda kayo. Alam mo, hindi siya masyado nakakakain dito gawa ng pagkain ng ospital. Busog pa naman ako. Naku, alam niyo po, nagugutom din ako eh. Samahan niyo po ako. Sige na, Chami Ding, baka kayo naman ang magkasakit. Okay lang ho ako dito. Sige. Ayoko marinig nila ang pag-uusapan natin. Lumabas na yung resulta ng mga test, di ba? Yes. Malignant ng tumor. Oo. Casilda, hindi pa naman... Gaano na ba kalala? Nilinis namin ang buong area. Inexamine kong mabuti ang mga neighboring cells. Kung merong cancer doon, hindi ko masasabi ang extent ng growth. Casilda, meron naman tayong mga bagong treatment na... Val. Hindi ka lang doktor. Kaibigan rin kita. Matagal na tayong magkakilala, di ba? Oo naman. Promise me one thing. Walang makakaalam nito, kahit asawa ko. Casilda, but don't you think that he has the right... Promise me, Val. Sakit ko ito, katawan ko ito. Ayokong malaman niya. Sige. Mangako ka. Yeah, I promise. Casilda. I'm all right. Iwan mo na lang ako. Thank you.
Nandito na ako. Medyo yata naiiba itong lugar na napili mong pagmitingan. Palasing ba ka ba? Ha? Malapit ka ba sa Diyos? Kinakausap ko siya, pero hindi sa simbahan. Bakit dahil tinatamad ka o hindi ka naniniwala? Ang sabi nga nila eh, God is everywhere, di ba? Sa dami ng inaasikaso ko. Sa dami ng pananagutan ko, nakalimutan ko na ang Diyos. Nandiyan naman siya, di ba? Maraming beses ko na siyang dapat na pinasalamatan. Dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Kay Tom, sa anak namin. Pero nakalimutan ko. Gusto ko yung pag-uusapan natin sa ating dalawa lang. Walang ibang makakalam. Tayong dalawa lang. Sa tagal ba naman ang pagsasama natin eh? Kailan mo ba ako nakilalang naging daldalero? Jude, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Bakit mo ba ako pinapunta rito? Kailangan ko ng tulong mo. Sa ano? Namamatay ako. Mamaya na, pakinggan mo muna ako. Paano? Meron akong cancer. Oh my God. Jude, pakinggan mo ako. Marami pa akong dapat asikasuhin. Kailangan ko ng tulong mo. Naintindihan mo ba yun? Kakampi pa kita. Para kang nananadya niya na. Kagagaling mo pa lang sa operasyon. Palakad-lakad ka na. Papasok ka pa sa opisina mo. Eh, lalo lang ako manghihina kung hihiga ako at wala akong gagawin. Bahala ka. O, pagkatapos, pagtatawanan mo pa ako ngayon. Tomas, kailan ko ba huling sinabi sa iyong mahal kita? Ewan ko. Matagal-tagal na rin yata. Alam mo ba, mahal na mahal kita? Tapos, magyayabang kang wala ka ng sakit. Hindi mo lang kasi alam kung paano mo ako napasaya eh. Kung paano nagbago ang takbo ng buhay ko dahil sa'yo. Kaya nga, pag-ingatan mo sarili mo. Paano na ako pag nawala ka sa'kin? Kayang-kaya mo na to. Yung account natin sa Belfast, ikaw nang bahala ah. Ayokong guloy ng isip ko tungkol sa detalye. Bahala ka na dito. Sige po. Kanina ko pa napapansin parang wala ka sa sarili mo. Pagod lang po, ma'am. Kaya mo ba talaga ang trabaho? Opo, siguro nagkapatong-patong lang at saka... Boyfriend mo? Hindi pwede yung ganyan, Moira. Darating ang panahon, kailangan mong mamili.
Kung talagang mahal ka ng lalaking yan, kailangan suportahan kanya sa lahat ng ginagawa mo at hindi siya maging sagabal. Hindi naman kasi lahat ng lalaki katulad ng asawa niyo, Miss Barameda. Hindi lahat ng lalaki naiintindihan kung bakit importante sa ating mga babae ang ating trabaho. Sigurado ka ba talaga dyan sa niluluto mo? Nako. Baka naman mamaya, sa labas sunog, pero sa loob hilaw. Huwag mo nang pakialaman ito. Sino bang marunong magluto sa atin dalawa? Hi! Oh! Bakit ngayon ka lang? Siguro naligaw ka na naman sa pagpunta mo rito, no? Ikaw talaga? Oh, maluluto na ito. Sandali na lang ito. Hi. Sino pa ba ang mga imbitado mo? Marami pa ba? Hi! Good afternoon. Oh, hi, Moira! Mabuti't dumating ka. Alam mo, ninenervous ako doon sa niluluto ni Tom. Lapitan mo na at okay. Pakialaman mo. Oh, ako buksan na. Mo na yung wine. Ano sige ka ba? Na. I'll just prepare this, okay? Is there anything you need me to do? Ganito ba? Oh, just turn it around. Oh, medyo brown na nga eh. Luto na yan. Mahirap magsalita. Ayoko rin mag-isip ng masama. Hindi ko alam ang mga pinaplano niya. Pero alam ko ang takbo ng kanyang utak. Lahat planado, lahat hindi inaasa sa swerte o pagkakataon. Ilang beses ko nang gustong sabihin kay Tom ang tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Pero nangako ako. At para kay Casilda, mahalaga ang tumupad sa iyong pangako. Alex? Alex? Ba't ganyan na itsura? Ba't ganyan itsura mo? Dinalang kita ng pagkain galing sa party kanina. Ano palagay mo sa akin? Aso? Inuwian ng mga tira-tira? Lasing ka? Oo, oh, lasing ako. Bakit? Mabuti pa, sa ibang araw na tayo mag-usap. Ano kailangan mo? Ha? Humingi ako ng appointment sa'yo? Para lang makipagkita sa'yo? Akala mo ba nakakatuwa yung ginagawa mo? Yung ipagyabang niyang pagkahabag mo sa iyong sarili? Talagang walang mangyayari sa'yo kung ganyan ang tingin mo sa mga... Ano bang pinagmamayabag mo, ha? Yung mga bago mong mga kaibigan? Yung mga mayayaman at dinidikitan mo? Na inaasahan mong magigingan ka ng pera nila? Pag nagdididikit ka sa mga mayayaman mong mga boss, akala mo ba mahahawakas ka nila? May ambisyon ako. Walang masama sa pagkakaroon ng ambisyon. Iba ang ambisyon sa pagkaduhapang! Oh, tama ka. Duhapang ako. Ngayon, kung hindi mo matanggap yung gusto ko sa buhay, mabuti pa magkanya-kanya na tayo. Moira! Moira, sandali! Tama na! Please! Please! Moira! 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 I'm really sorry. Huwag mo ko iiwan. Huwag mo ko iiwan, Moira. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I love you. I'm sorry. I love you, Moira. I'm really sorry. I'm sorry. I'm sorry. May pa namang paraan para ma... Ayoko! Hindi ko papayagang hiwa-hiwain ang katawan ko, maging imbalido ko sa kama, at maging walang silbi hanggat sa araw na ihulog ako sa aking libingan. Hindi ganon. Ayoko nang kinakaawaan ako, Val. Kaya nga magpapakamatay ka na. Akala ko ba fighter ka? Eh ngayon pala nagsisimula ang laban, sumusuko ka na. Dahil alam ko kung ano ang cancer, yun ang kinamatay ng nanay ko. Wala kaming pera. Nakita ko kung paano siyang naghirap. Kaya gusto mong sundan ang kanyang paghihirap? What kind of thinking is that? Dahil alam ko rin kung ano nangyayari sa chemotherapy. Mas gugustuhin pa ng mga taong naghihirap na mamatay sila kaysa unti-unting naagnas ang katawan nila para lang mabuhay.
Yung ba ang tawag mo sa buhay? Just one more test, Casilda. Isang-isa na lang. Mahal mo ba asawa mo? Anong klaseng tanong yan? Ayaw mong ipaalam sa kanya ang iyong kalagayan dahil ayaw mo siyang masaktan. Pagkahandaan ko muna. Sisiguraduhin ko. Pagdating ng panahon, hindi na siya kanong mahihirapan. Kahit wala na ako. Pwes, hanggang nandirito ka, gagawin mo to para sa kanya. Kung talagang mahal mo siya. Hindi ko lang alam kung anong time ako matatapos sa meeting ko. Manggagaling pa ako sa Dasmariñas, Cavite. And you know how these men are. Kaya mo yan. Pag maraming tanong, daanin mo na lang sa pagpapacharming. Oh, makita na lang tayo mamaya sa bahay. Hmm? Para mapag-usapan natin yung mga terms nila. Hmm. Meron pa tayong mga meeting mamaya, baka nakakalimutan mo. That's all right. Pwede naman tayo maghintayan, di ba? Hmm. Kung sinong unang matapos. Meron ka pang gusto itanong? Wala na. Okay. Okay. Sige. Sure. Sir Tumog po si Ma'am, nasa meeting pa raw po siya. Tsaka nandyan po si Ma'am Moira, hinihintay siya. Hmm, nandiyan ka pala. Good evening. No. Hinihintay ko si Miss Barameda. We're supposed to have a meeting. Tumawag daw siya about an hour ago. Sinabi niya, nasa kaligitnaan pa siya ng meeting niya sa pen. Hintayin ko na lang siya. Hmm. Kawawa ka naman dyan, mag-isa ka lang. Would you like a drink? Sure. Do you have some wine, maybe? Yeah. Wala ka ng mga magulang? Well, they passed away when I was 7. Wala naman akong mga kapatid. Tumira-tira akong kani-kaninong relatives. So when I left the province, inisip ko na wala naman talaga akong pamilyang iniiwan. Mahirap yun, ha? Ako rin. Iisa lang kapatid ko. Bihira kami magkita. Hindi rin kami nagkakasundo. Nasa Amerika yung kapatid kong yan. So all of my life, I've learned to take care of myself. Kung minsan ang hirap ng buhay, napakalungkot. Pero kahit ano pa man ang nangyari sa akin o pinagdaanan ko, meron pa rin akong paniniwala. Nang dapat lang may isang tao na nag-aalaga sa bawat isa sa atin. Kasi kahit anong sabihin mo, kahit gano'ng kapakatapang o katatag, kailangan at kailangan mo rin na may titingin sa'yo. Napakadaldal ko pala. Totoo naman yung sinasabi mo eh. Lahat ng tao nangangailangan na nag-aalaga. Walang taong nakakatagal mag-isa. Kahit ano pa ang gusto nilang isipin. Ang swerte niyo nga kay Mami. Maraming importante sa buhay ng asawa ko. Things which were there even before I came into her life. Things na hindi ko na mabawi sa kanya. What do you mean? Well, nobody's perfectly happy. Naintindihan ko na, Mr. Barameda. Talaga, Moira? Oo. It's Tom. My name is Tom. Sir, si ate po. Gusto ko yung kausapin. Oh. Sige po. Hello. Oh, iniintay ka na dito ng assistant mo. Yun nga ang problema eh. Hindi pa kami tapos dito. Mukhang matatagalan pa. Pakisabi mo na lang kay Moira na maaga na lang siya pumasok bukas. Ayoko naman siyang paghintayin. Hindi sigurado ka nung oras ako matatapos. Okay. Oh, wala ka ng pagbibilin sa assistant mo. Sige, magpahinga ka na rin.
Anong ginagawa mo? Inaayos yung mga natitira ko pang araw sa mundo. Sabihin na palit kang in-offer dito, quantity. Natalo tayo. Matagal na natin pinaplano pumunta na sa Gada. Iyaya ako ni Naroni at Ben. Maganda yata doon. May matutuloyan tayo. Siguro mga 1 week. Bakit? Anong problema mo? Eh kung gusto mo ba eh, bakit hindi? Alex. Aba, may bala ka pa yata magpatayo ng rebuto sa labas ng opisina nyo. Ang hirap sa'yo. Nagpapakamatay ka dyan sa trabaho mo, tapos ibang taong humayaman. Kailangan kita, alam mo ba yun? Titingnan ko, okay? Anong klaseng sagot yun? Eh, yung sinagot ko. Titingnan ko. Alex, ayoko mangako. Thank you. Meron ba tayong problema? Bakit mo naman nasabi yan? Wala. Kanina katawa lang kibo, tsaka parang ayaw mong tumingin sa akin. Bakit naman kita hindi titignan at kikibuin? Yun ang tinatanong ko sa'yo. Marami lang akong iniisip. Hello? Hello? Moira? Who's this? This is Tom. Tom Barameda. Hi. Nakaka-istorbo ba ako sa'yo? Hindi naman. Oh, talaga? Ikaw ba yung gumawa? Hi. Akala ko hindi ka na dadating eh. Kamusta ka na? Nasaan ang asawa mo? Akala ko alam mo. Kasama ni Jude. May tinitignan lupa sa Laguna. Mamaya pang uwi nun. Alam ba niya magkikita tayo? Alam ba ng boyfriend mo na nandito ka? Siguro we can spend the whole afternoon together na hindi silang pinag-usapan natin. You think you can do that? Kung yan ang gusto mo. Good. Good. Para akong walking drugstore, no? Alam mo, minsan, pakiramdam ko parang lalong lumalala ang sakit ko dahil sa mga gamot na iniinom ko, eh. Mas alam ng doktor ang ginagawa niya, kaya huwag ka na magmarunong. Nakausap mo na ba yung abogado tungkol sa mga papeles? Pati yung sa bangko. Gusto ko lahat mapunta sa trust fund ng anak ko. At kay Chamiding. Hanggang sa araw na magkasama kami, gusto ko maging komportable ang auntie ko. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pagiging practical lang ito. Mabuti na yung ganito. Menras, malinaw pa ang pag-iisip ko. Kailan mo sasabihin sa asawa mo kung ano talaga ang nangyayari sa'yo? Paghanda na siya. Pag alam kong kaya na niyang tanggapin na, iiwan ko na siya. Casilda. Huwag ka mag-alala. Alam kong ginagawa ko. Magtiwala ka sa akin. Magpahinga ka naman. Baka naman sabihin ng mga tao dito, inaalipin na kita. Good morning po. Kumusta ka na? Okay naman. Malaking paniniwala ko sa'yo. Gusto ko maging masaya ka.
sa lahat. Si Jude, wala ba siyang nababanggit sa'yo? Ano bang kinalaman ni Jude dito? Mas maraming alam si Jude tungkol sa asawa ko kaysa sa akin eh. Wala ba siyang nahalata? Wala naman siyang sinasabi sa akin. Tom, bakit niya sinabi yun? Baka naman binibigyan mo ng kahulugan ng wala. Bakit pakiramdam ko alam na niya? Anong gusto mo mangyari ngayon? Hindi ko alam. Tawagan na lang kita bukas. Ah, huwag sana sa opisina. Moira, huwag mo nang pag-isipan yun. Okay? Ha? Pwede ba naman yan? Binabayaran sa trabaho mo? Sino ba tinatrabaho mo? Si Mrs. Barameda o yung asawa niya? Ah, Alex, tumigil. Hindi! Ikaw ang tumigil! Leave her alone, okay? Tarantato ko bali! Alam ba na asawa mo nakikisaw-saw ka sa assistant niya? Will you leave him alone? Alam kong laway na laway kang maging katulad ng boss mo. Pero pwede ba naman ang asawa niya? Gusto mong kunin? Ha? Bitawan mo siya. Alex! Ano? Gusto mo sumukong pakalalaki ko? Ha? Alex! Sino ba kayong dalawa? Tama na! Tama na! Ano ba? Tama na! Please, umalis ka na. Please, umalis ka na. Let me take care of this. Umuwi ka na! Uwi ka na sa asawa mo, gago! Uwi ka na! Ikaw, umalis ka rin. Wala na tayong pag-uusapan. Just get out! Alex! Get out! Boy, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Will you get out of my house? Pwede ba kung gusto niyo magpatayan, wag dito sa loob ng bahay? Ginawa mo ako! Ginawa mo bang dahilan ang trabaho mo, ha? Pero pinag-aksaya mo bang panahon ng asawa ng amo mo? Anong klase ng tao, ha? Wala kang pakialam sa ginagawa ko sa buhay ko, Alex. Pwede ba lumabas ka before I call the police? Pwede? Ipagulong mo itong kasama mo. Dahil wala itong sinasanto. Walang takot na tapakan ng kahit sino. Pabusog lang siya. Sa pasapahan niya! Masisisi mo ba ako? Sino ka ba, ha? Ano na ba nagawa mo sa buhay mo simula nung dumating ka dito? Wala. Hanggang ngayon, umaasa-asa ka pa rin. Masisisi mo ba ako, Alex? Akala mo ba magtsatsiga ako sa isang talunan katulad mo? You are nothing. Kaya hindi mo mabenta-benta yung mga paintings mo because you have nothing in you. Moira, Diyos ko, tama na! Gusto mo marinig ang totoo? Makinig ka! Harapin mo ang katotohanan! Swapang ako at ikaw ang talunan! Basura ka, Alex. Kahit siguro santo, may sukdulan sa pagtsatsaga at pagpapasensya para sa katulad mo. Hindi ako papayag na sirain mong buhay ko. Pagbabayaran mo to, Moira. Pagbabayaran mo to. Alex. Ngayon, makinig ka. Ikaw may utang sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Thank you.
ata. Oh, okay. Mamaya, ha? Oo, sige. Mrs. Barameda, siguro naman kilala niyo kung sino ko. Ah, oo. Ah, mauna na ho kayo. Si Moira nasa taas eh. Hindi siya ang pinunta ko rito. Kayo ang gusto kong makausap. Ako? Alam niyo ba kung anong nangyayari sa asawa niyo? At sa ahas na inaalagaan niyo? Nagtataka nga ako eh. Kung sino lalaki, dinidikita nun eh. Pero nahuli ko sila. Magkasama kagabi sa bahay ni Moira. Nagpunta ka rito para sabihin sa akin yan? Para malaman niyo pagkataon ng iyong alaga. Thank you very much for your concern. I appreciate it. Mrs. Barameda. Ang pagsasamahan ng dalawang tao pag nasira, hindi mo pwedeng isisi sa isang tao lamang. Pag nagloko ang karelasyon, may dahilan kung bakit minabuti o minasama ng karelasyon niya na humanap ng iba. Sumagi na ba yan sa isip mo? Sana bago ka magbintang, tignan mo muna sarili mo. To beautify the area but also to give the people... Oh! Daddy! Ba't ang aga mo? Iniwan ko na si Moira tsaka si Jude sa opisina para na sila na lang mag-asikaso. You feeling alright? Mm-hmm. Tinuturoan ko lang si Joseph ng leksyon niya. Oh. Magpapalit lang ako. May lakad ka pa ba? Hindi ko natutuloy. Hindi ko naman alam nandito ka eh. Ah, hindi. Okay lang. Huwag mong palitan yung plano mo. Ah, hindi. Dito na lang ako. Mananahimik. Tomas, gusto ko lang maging masaya kayong dalawa ni Joseph kahit wala ako. Ano? Gusto ko lang maging masaya kayo. Yeah. Oh, Joseph, saan na tayo? Oh, dito na tayo. Nangampa niya si Tigre. Inimbita niya ako pero hindi ako pupunta. Huwag. Inaasahan ka niyang pumunta doon. Bakit pakiramdam ko alam niya na wala pa siya sinasabi sa'yo? Lalo ka niyang mahalata pag hindi ka pumunta. Ano na lang yung mukhang ihaharap ko sa kanya kung nandun ka at si Joseph? Moira. Hindi ko naman sinasadya to eh. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka. Paano ba umabot sa ganito, Tom? Bumalik ka na ba sa doktor mo? Ano ka ba naman kung magsalita ka? Para kang si auntie. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ano ba sa tingin mo? Hi. Oh, Moira, nandiyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Medyo traffic sa expressway. Ah. Tom? Andito na si Moira. Hi. Good morning. Hi. Kamusta na? Okay naman. Sandali lang ah. Yeah. Hi, give me a kiss. Lagay nga natin to. Uy! Inimbita ko rin siya. Huwag ka na magsalita. Alam ko na sasabihin mo. Papita mo nga sa akin. Kailangan... Okay, balik na dito. Sandali, sandali tayo, ha? Okay. Kailangan diretso yung paa mo. Yan, patsyak. Mabait siya sa bata, no? Di pa. Kabaliwan itong ginagawa mo. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Anong pinahihirapan? Sinisiguro ko lang kung anong mangyayari sa pamilya ko pag wala na ako. Buhay ka pa. Bakit mo pinamimigay ang mga karapatan mo habang humihinga ka pa? Para alam ko kung ano na mangyayari sa kanila. Mahirap ba namang intindihin yon?
Ganun ko sila kamahal. Oh, huwag kang magpahalata. Ayoko may masabi sila. Umiti ka. Huwag kang malungkot. Nagpunta tayo dito para masaya. Alam ni Dr. Salcedo na darating ako, hindi ba? Kanina pa po, nasa lab kasama si Dr. Casas at Dr. Ramones. Sino? Kahapon pa po sila nagko-consult sa isa't isa, kaya pinatawag kayo. Sabi niya kasi importante... Casilda! Hi, I'm sorry I'm late. This is Dr. Henry Ramones. Hi. And Dr. Bert Casas. Kinusulta ko sila. They're also with the hospital. Val, bakit? I did not want to break the news. Kaya hanggat hindi ako nakakasigurado, kinusulta ko sila. And we have some very good news for you, Mrs. Barameda. We have made a more thorough examination of the cells taken as samples, and we have applied all possible tests to confirm our earlier conclusions. Val, anong sinasabi nila? Nag-remiss ang cancer, Casilda. Lahat ng ibang cells na kinuha namin ay walang indication na nag-spread ang cancer sa iyong katawan. Malaking bagay din ang mga gamot na kinukuha mo. Nakatulong to ng malaki. Wala akong sakit, Val? Well, Mrs. Barameda, we still demand quarterly checkups just to ensure that... Hindi ako mamamatay. Naagapan natin, Casilda. Mrs. Barameda, please. We understand how happy this moment must be. Happy? You expect me to be happy? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, lahat ng pinagdaanan ko, dahil sabi mo mamamatay ako? Ngayon sasabihin mo, nagkamali ka. Alam niyo ba kung anong ginawa niyo sa buhay ko? What is this all about? Talagang nangyayari yan. Hindi ko yata matatanggap ang sinasabi mo. Pinaglalaroan nila ang buhay ko, ganun ba? Dapat nga maging masaya ka dahil... Hindi ka ba nakakaintindi? Ipinamigay ko ng lahat-lahat ng sa akin. Dahil lang alam ko mawawala na ako sa mundong to. Tapos sasabihin nila sa akin, nagkamali sila. Hindi sila nagkamali. Gumaling ka. Ganun lang kasimple yun. Pagkatapos eto ka, susumbatan mo mga tumulong sa'yo dahil sa magandang nangyari sa'yo. Mag-isip-isip ka nga. Jude, ano na yung asawa ko? Pinagtulakan ko na sa ibang babae. Sinagot mo na ang tanong mo. Ikaw pa rin ang asawa. Paano ko ipapaliwanag kay Tomas? Hindi niya alam bakit ginawa ko ito. Casilda, sa pagkakataong ito, walang masama kung ipaglaban mo ang karapatan mo. Nasa sayo pa rin si Tom. Ano pa ang kinatatakot mo? Alam mo, napag-isip-isip ko, total, sinuggest mo noon na gusto mo magbakasyon tayong tatlo, hindi ba? Kahit na 2 to 3 weeks lang. Ano kaya kung dali natin si Joseph sa Disneyland? Talaga, Mami? Gusto mo yun, di ba? Yes! Kailan tayo aalis, Mami? Sandali, sandali, sandali. Bago maging sobrang excitement ng bata, pag-usapan muna natin ito mabuti. Daddy, wala naman sakit si Mami, ah. Oo nga naman, Tomas, wala na akong sakit. Pag-iisipan ko muna. Eto na yung mga papers na finax mula sa Singapore. Ngayon, kailangan lang ng konting changes but otherwise, everything's okay. Sige. Will you be needing me to do anything else for these contracts? Alam mo, Moira, napag-isipan ko. Total, napag-desisyonan na ng top management na magpadala ng tao sa Singapore to take care of our obligations and operations. Gusto kitang irekomenda for one of the items na open.
Ano po yun ulit, ma'am? Dalaga ka naman, hindi ba? So wala kang mga outstanding obligations dito sa atin. So ikaw pinaka-suitable ipadala sa Singapore. Gaano po katagal? Ang sandaling panahon lang. Mga 2 to 3 years. Malay mo, magustuhan mo doon. Pwede mo pang i-extend ang stay mo. As long as bukas ang transaction natin with our partners. 2 to 3 years? Bakit? May problema ba? Baka pwede ko pag-isipan muna. Bakit naman kailangan mo pang pag-isipan? Well, if you don't mind me asking you a personal question, nagkabali ka na ba kayo ng boyfriend mo? Hindi pa. So what's the problem? Moira, ito na ang pagkakataon mo para maipakita mong iyong kagalingan. Tapos tatanggihan mo? Hindi ba ito yung opportunity'ng pinakahihintay mo? Nanaradya siya. Baka napaparanoid ka lang. Tom, kilala mo siya. Alam mo kung paano mag-operate yung utak niya. Alam na niya, matagal na siya nakakalata. Plinano niya to lahat. Moira. Hindi siya kumikibo. Pinabayaan niya tayo. Naghihintay siya ng tamang time para magantihan tayo. Moira. Para lumalabas na malinis pa rin siya. Tama na yan. Okay? Tom, ikaw ang magdesisyon. Bakit ako? Kung matatapos man itong relasyon natin, ikaw ang magdesisyon. Ikaw ang may asawa, hindi ako. Gusto mo bang matapos to? Tom? Hindi ko alam. Moira, come on. Tama na yan. Baka mahalata tayo dito. Ha? Huh? Oh, gabing-gabi na. Uminom ka pa ng kape. Hindi ka makakatulog niyan. Hindi kasi ako sigurado kung anong oras ko uuwi. Tom, inaamin ko na marami akong pagkukulang at pagkakamali sa'yo. Pero kung malalaman mo lang ang tunay na dahilan, kung bakit nangyari yung mga hinayaan kong mangyari, siguro maiintindihan mo ko. Anong ibig mo sabihin? Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon sa pagsisinungaling. I'm not even asking for any explanation. Dahil naiintindihan ko. Hinayaan ko nga kayong dalawa dahil naiintindihan ko. Pero nag-iba na. Nag-iba ng lahat. I really don't understand. Itigil mo na pagpunta mo sa kanya dahil nandito na ako. Kung meron mang mga impormasyon na hindi ko sinabi sa'yo, yun ay dahil sa iyo kung mahirapan ka. Pinaghandaan ko yung akala ko. Akala ko pagkamatay ko. Pero ano magagawa ko, nag-iba ng plano ang Diyos para sa akin. Akala mo mamamatay ka? Sinabi ng mga doktor, meron akong cancer. Sinabi sa'yo ng mga doktor, pero hindi nila sinabi sa akin? Ako nag-utos noon. I made them promise. Damn you! Tom! All this time, nagsisinungaling ka? Inaniwala mo kaming wala kang diferensya para mapaglapit mo kami ni Moira? Ganun ba? Tom, bakit ka nagagalit? Ginawa ko yun para sa inyo ng anak natin. Sino ka para paikuti-kuti ng buhay namin? Ginawa ko yun, Tom, para maging masaya kayo kahit wala na ako. Tinanong mo ba ako kung anong makapagpapasaya sa amin? Ha? At anong karapatan mo para pagdesisyonan kung anong makakabuti sa amin? Tom, hindi ganun. Wala akong masamang intensyon. Ano ngayon? Ano ngayon? Gusto mo akong bawian? Ano ba akala mo sa akin? Investment mo sa negosyo?
Pag-aari mo na pwede mo negotiate kahit kanino! Doon mo kang magalit. Hindi ako pwede matuwa sa mga pinagkagawa mo! Kahit ano ba dahilan na gawin mo! Alam ko may utak ka. May utak din kami at damdamin. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang maging masaya kayo. Dom. 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 Aleli. Alex! Nagpapahinga na si Moira, marami pa siyang tinapos kagabi at maaga pa siya bukas. Sandaling-sandali lang. Alex, parang awa mo na, patahimikin mo ng tao. Si Moira ang gusto kong kausapin. Tama na. Gusto ko siyang makausap. Aleli, ako na bahala dito. Moira. Sige na, pumasok ka na. Alex, bakit? Hirap na hirap na ako. Hindi ko na kaya magtrabaho. Please. Please, give me one more chance. Isang-isa na lang. Give me one more chance. Please. Alex, paano ko ba sasabihin sa'yo? Hindi na pwede. Bakit? Ano bang ginawa ko? Alex, hindi ikaw. Ako. Ako ang nagbago. Minahal kita. Marami na tayong pinagdaanan. Matagal ang samahan natin. Pero marami pa akong gustong gawin sa buhay ko na hindi mo maibibigay. Mas gugustuhin mo pang pumatol sa lalaking may asawa na? Mas gugustuhin mo pang sirain ang taong pinagkakautangan mo na malaki para makuha mo lang ang gusto mo? Ganun ba? Buhay ko to. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Ngayon kung hindi mo matanggap kung ano ko at kung sino ko, problema mo na yan. Ngayon, may gusto ko ba sabihin sa'kin? Isang-isa na lang masasabi ko. Sinaktan mo ko, nilait mo ko, tinapon mo ko, nung hindi mo na ako kailangan. Alam mo, Alex, walang mangyayari sa buhay mo kung naawa ka lang sa sarili mo. Pwede ba tapos na itong usapan na ito? Umuwi ka na! Hindi ka mamumunta sa lalaki yun! Sisiguraduhin ko! Hindi ka mamumunta sa kahit kanino man! Hindi! Hindi ko matatanggap to. Ma'am, desidido na ako. Pinag-isipan ko na mabuti bago kong ginawa yung sulat. Sayang naman ang pinaghirapan mo sa kumpanya kung magre-resign ka. Iba na ang plano ko, Mrs. Barameda. Pag-isipan mo ulit. Malinaw na ang kailangan kong gawin. Aayusin ko na lahat ng mga papeles. Para yung sasalo sa trabaho ko, hindi mahirapan. Sabi mo ako magdesisyon. Napag-isip-isip ko ang sitwasyon natin. Moira, I'm not being fair to you. At kung ano man ang gagawin mo ngayon, dahil nagmamalasakit ka, para sa ikabubuti ko, ganun ba? Patapusin mo muna ako. Tom, ikaw ang tumawag sa akin. Ikaw ang lumapit sa akin. Akala niya mamamatay siya. Ano? Dinayagnose siya ng mga doktor. Sinabi sa kanya may cancer siya. Hindi niya alam kung magtatagal pa siya. Kaya... Naniwala ka naman sa kanya. Tom, gusto mo pa ba ako hindi? Moira, huwag na natin pahirapan ang sitwasyon. Gusto mo pa ba ako hindi na? Sagutin mo lang yung tanong ko. Sigurado ka bang ayaw mo na sa akin? Just in case hindi mo pa alam, wala na ako sa kanya. Tinapos ko na lahat ng connection ko sa asawa mo. Tom, mamili ka. Ako o siya. Narito ang dalawang plane tickets. Isa na sa pangalan mo, isa na sa pangalan ko. Para sa Hong Kong.
From there, pwede na natin planuhin kung saan tayo pupunta. Kunin mo. Last flight out yan. The day after tomorrow. Pag-isip-isip mo pa. Tom ko hindi ka darating maiintindihan ko. Pero kung wala ka, trust me when I tell you, you'll never see me for the rest of your life. Kaming bigla ang lakad. Kinakailangan namin pumunta ng Hong Kong. Bukas ng gabi. Overnight lang yon? Eh, hindi ko alam kung hanggang kailan eh. Hindi ka naman nagtatagal sa Hong Kong ah. Baka meron akong puntang ibang lugar mula doon. Ilang araw ka mawawala? Hindi ko masabi. Titignan ko muna yung bata. Sandali. Maaari ka ba makausap? Pinakuha ko na yung mga gamit ko sa baba. Nagmamandali kasi ako dahil mag-iimpake pa ako pag-uwi ko. Sandaling-sandali lang. Sa buong buhay ko, hindi ako nagmakaawa kahit kanino. At wala rin akong intensyon na umpisahan yun ngayon. Ang hinihingi ko lang sa'yo, Moira, respeto. Respeto sa pagkatao ko. Sa pinagsamahan natin. At higit sa lahat sa pagkababae ko. Wala akong ginawa na hindi mo ginusto at kinonsinte. Huwag mo sanang kalilimutan na kung ano ka ngayon ay dahil na rin sa akin. Tama ka, Miss Barameda. Yung kinikilos ko, eh kung anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Malinis akong maglaro. Siguro tuso. Pero hindi ako magnanakaw. Ang magnanakaw, yung kumukuha na hindi kanya. Sigurado ka ba nang kinukuha ko? Iyo pa? Thank you very much, Miss Barameda. You're welcome. Marunong din pala magpasalamat ang isang ahas. Anak, anak, huwag mo nang guguluhin yan. Malilate na ang daddy mo. Ha? Hi, Mommy!
Oh, okay ka lang dyan? Oo naman. Kailan bang balik mo? Hindi ko lang masiguro eh, pero tatawag na lang ako. O sige, mauna na muna ako dalang lakad ko pa sa Quezon City. Don't forget to lock the door pag alis mo, ha? Sige. O sige, bye-bye. Ingat ka, ha? Ingat ka rin. Mommy, why are you crying? Ito ba talaga ang gusto mo? Sa oras na lumabas ka ng bahay na ito, hindi ka na makakabalik sa buhay namin. Hindi kita pinagbabantaan. Sinasabi ko lang ang totoo. Alex, paano ka nakapasok dito? Hindi ba binigay mo to sa akin? Para hindi na ako maghintay sa labas? Kapag nauna ako at wala ka pa? Alex, nagmamadali ako. Napansin ko nga eh. May lakad ka. Saka na tayo mag-usap, pwede? Saan ka pupunta? Alex! Saan ka pupunta? Sa malayo. Sasama ka na sa kanya? Oo. Alex, malilate na ako. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang minahal ko ng ganito, alam mo ba yon? Alex. Ikaw lang. Oo na, sige na. Bago ka umalis, pwede bang humingi ng pabor? Alex, ano na naman yon? Pwede ka bang mayakap? Ah, Alex? Please? Sige na. Para wala na tayo sama ng loob sa isa't isa, diba? Thank you. Mahal Alex. Na mahal kita. Mahal kita. Tsaka ka. Alex, magkaibigan pa naman tayo, diba? I'm sure makakahanap ka mahal, pa ng iba dyan. Mahal kita. Basta... Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Banda! Huwag ka mag- ah! Banda! 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 Maraming nagsasabi na ang pagmamahal daw ng tao ay nakabubulag, nakakamanhid, nakakabobo. Marami ring nagsasabi na gustuhin man o hindi, pagpilitan man o pabayaan, walang nakasisiguro sa pupuntahan ng puso. Thank you.
lahat ng mabuting intensyon ay nagbubunga ng kabutihan din. Pero ang tao ay nagsusumikap, lumalaban, at dahil sa laban na ito, nabubuo ang kanyang tapang at pagkatao. Yan din ang madalas sabihin ng aking kaibigan.